Magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po, panibagong reaksyon. Siyempre, ang ating pong pag-uusapan ay ito pong si LG Satterfield. Marami pong mga nagdaang mga problema, maraming mga nagdaan ng mga pagsubok hamon para kay LG Satterfield. Sabi nga ng iilan, malalaos na, sabi ng iilan, account na siya sa social media, sabi ng iilan, wala na daw kakwenta-kwenta, sabi ng iilan, wala na pag-asa. Well, nangyari nga po itong mga kaibigan dahil nga sa unang bukso ng kontrobersya ng paghihiwalay nila ay bumulusok, talagang sobrang bulusok ng kanyang channel. Pero ang pag-uusapan po natin ngayon, ano na nga ba, kumusta na pang estado ng kanyang channel, ano na ba ngayon ang ibig sabihin nito, ano nga ba ang pakahulugan? Yan po yung ating pag-uusapan mga kaibigan, kaya tuloy-tuloy lang po kayo, sana huwag niyong i-skip ang ads. Para na rin po tulong sa channel na ito. At syempre kung bago ka lang, hilingin ko sana na pinutin mong subscribe button at bell button para updated ka sa ating mga video. Bueno, ito na nga po mga kaibigan. Kung ating pong mapapansin, ang channel ni LG Satterfield ay nag-stumble na po. Huminto na po, ibig sabihin ang paggalaw sa subscribers count na 177,000. Ano po ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin po nito mga kaibigan na tila ang tao ay natapos na yung nararamdaman nila patungkol doon sa mga nangyari. Marahil ito ay isang magandang indicator na kung sakaling yung mga taong ayaw sa kanya, okay lang, hindi siya panunuorin, nagbakla sila, hindi siya babalik, okay lang, walang problema. Pero kung ating pong titingnan ang kanyang channel, hindi pa rin naman nawawala yung kanyang mga views. Sa katunayan, matataas pa rin ang kanyang mga views. Kung ating sisilipin mga kaibigan, itong kanyang channel, istakbol na po siya sa 177,000 subscribers. Hindi na po siya gumalaw. Napakagandang indicator nito na ibig sabihin mga kaibigan, yung mga taong ayaw sa kanya ay talagang nagbaklasan at yung mga taong gusto naman tingnan para patunayan niya yung kanyang kagalingan ay andyan pa rin. Isa sa magandang indicator nito na healthy ang kanyang channel ay ang mga views na nakikita natin. Ito pong kanyang channel na response to Makagago is 473,000 9 days ago. Yung kanyang scandal ay pumalo ng 500,000 views 11 days ago. Itong kanyang 6 days walang laman ay pumalo ng 310,000. At may bago siya, take note mga kaibigan, ha? May bago siyang channel ngayon o may bago siyang upload ngayon 4 hours ago, 7,600. So ayan nga po mga kaibigan, ibig sabihin napaka-healthy ng kanyang channel. Ibig sabihin, mayroon talagang mga taong nanonood sa kanya. Doon po sa 194,000 mula po nung nakuha niya ang kanyang silver button at pumalo ng 177, I do believe ito, ano na to? Stable nito, hindi na ito gagalaw kasi maaaring ang mga tao, sabi nga ng ilan, mga Marites lang nanonood, well, given, pero viewers pa rin sila, at pwede siyang ma-convert into organic viewers ni Miss LG kapag gumawa na siya ng mga vlog na magpapatunay bilang siya. Ang kagandahan nito mga kaibigan, kasi at least kahit paano nag-move on si Boy Tapang naman ngayon, kung titingnan naman natin, 2.23 million, tumataas naman siya. No, tumataas naman siya. So, okay na ito. At least parang, kumbaga ay natatapos na. Natatapos na itong mga isyong ganito. Alam niyo po, mga kapatid, kung atin lang pong sisilipin, ano, mayroon siyang bagong upload ngayon. 4 hours ago, 7.6, matibay yun. Napakatibay na views yan, ibig sabihin. Napakatibay yan na views. Ibig sabihin, mayroon talaga nanonood sa kanya. So para sa akin, yung mga naglalabas ang mga ibang vlog, no, ilan doon, hindi natin sinisisi yung ibang mga vlogger, pero parang ang tingin na lang natin doon, mga espekulasyon eh. Bakit din natin bigyan ng pagkakataon si Miss LG na ipakita naman yung kanyang kagalingan? No? Alam natin, nagkamali yung tao, mayroon siyang naramdaman, pagkakamali, no? Pero ang pagkakamali na yun, parehas, both sides. Mayroon nagawang pagkakamali. So sa pagkakataong ito,
bigyan na natin na lang ng pagkakataon na ipakita yung kanya. Ngayon, kung ayaw natin sa kanya din, huwag natin panoorin yung kanyang vlog. Pero kung gusto naman natin at ma-appreciate naman natin yung kanyang kagalingan sa pagbablog, then bakit hindi natin ibalik ang ating ang subscriber, di ba? Ito mga kaibigan, hindi ko dito kinakampihan si Miss LG, no? Binibigyan lang natin yung overview ng ating pagre-react, ano, sa pagreaksyon sa patas at base sa ating nakikita. Kasi magiging unfair din naman tayo kay Miss LG kung hindi natin sasabihin itong mga katotohanan na ito. Ako po ay nag-abang talaga sa takbo ng kanyang channel, sa mga nangyayari sa kanyang channel. Tayo po noon ay nagbibigay sa inyo ng update kapag nagbabawas na nagbabawas. At talagang noon everyday nababawasan. So ngayon dalawang almost 2 days na eh, dalawang araw na hindi na po gumalaw. So sana hindi na ito gumalaw, no? Hindi na ito bumaba, no? Kasi ibig sabihin, yan na po yung hangganan. Yan na po yung taong subscriber count niya. Pero hindi rin lahat ng nakasubscribe sa kanya ay nanonood sa kanya. Tandaan natin, sa realidad po ng ating channel, 20% of our subscribers is the active subscribers. Yung po yung ano dun, yung po yung talagang bilang dun. 20% of our subscribers is the active subscriber or organic subscriber. Yun lang yung manunood sa atin. Bonus na lang yung iba. Kaya nga, matitingnan natin. Minsan, kung malaki ang pumapasok sa iyo, new viewers kaysa returning viewers, hindi healthy ang channel mo. So ito hindi naman natin makikita, no, yung kalagayan ng kalooban ng channel ni ano, yung kumbaga pa, kasi hindi natin nakikita yung analytics niya. Ang pinagbabasihan lamang natin is yung number of views. Pero base doon sa number of views na nakikita natin sa ngayon, masasabi kong healthy ang kanyang channel. At ito na yung pagkakataon. Ngayon mga kaibigan, may bagong upload na siya, no? Tila mayroon siyang ibinigay na bonus or di natin alam kasi hindi ko pa nakita mga kaibigan. 4 hours ago, 7.6. Siguro abangan nyo kasi yun ang susunod natin na bibigyan ng reaction. Ano, titingnan natin kung ano yan, bigyan natin ng reaction. Pero dito muna tayo sa status o sa estado ng ganyang channel. So maaaring ang iba dito magkaroon ng negatibong reaction sa akin, maaaring sabihin nilang pinagtatanggol natin si Miss LG. Pero ito po yung katotohanan. Ako bilang vlogger, gusto ko lang pong ibigay yung aking pananaw sa patas na pamamaraan. Una, hindi ko makikilala si Miss LG kung hindi naman sa aking idol na si Buy Tapang. Ako po ay solid na kay Buy Tapang, no? Solid po akong supporters ni Buy Tapang. Pero katulad yan ang sinasabi natin, dapat bigyan din natin ng patas na pananaw at reaksyon itong si Miss LG. So, ito po mga kaibigan, pwede naman din kayong mag-comment kung ano yung saloobin. Pwede rin ninyong sabihin kung ano yung nakikita, no? Kasi hindi naman maaaring yung sinasabi ko ay maaaring tama sa inyong paningin. So, comment down below. Pag-usapan natin ang mga bagay nito. Isa lang po ang aking dinadasal na sana ito na yung katapusan ng kumbaga yung pagbibigay ng mga toxic na mga ideas, no, para sa kanila, lalo-lalo kay Miss LG. So, ito na po sana yung katapusan, and bigyan natin ng pagkakataon na ipakita niya. Although, maraming galit talaga sa kanya kasi sinabi nga niluko niya yung mga tao, no, naluko yung mga tao dahil sa ganito, sa ganyan. So, marahil bigyan natin ng pagkakataon kung paano naman niya ipakita ang kanyang galing sa pag-vlog, no? Ito yung pagkakataon. And tayo po ay patuloy na magbibigay ng update sa inyo mga kaibigan. So, comment down below lang po mga kaibigan, no? Kaparte kayo ng vlog na ito. I-comment nyo lang po kung ano yung saloobin. At syempre mga kaibigan, maraming salamat. Shoutout po kay Sir Willie Villarta. Ayan, miga love shoutout po sa iyo. At sa iba pa nating mga kasamahan dyan, si Boy Saing na laging nandyan at nagko-comment sa atin, no? Yung iba pa nating mga nagko-comment, no? Una, gusto ko lang iklaro sa inyo, hindi po natin pinagtatanggol dito si Miss LG, pero ang binibigay ko lang po sa inyo ay isang perspektibong pananaw, ano, bilang reactionist na at least wala tayong kinikilingan kung ano po yung nakikita at obserbasyon natin. So, malaya, para mabalansin naman itong vlog natin, malaya naman kayong makapag-comment sa baba. So, ulit mga kaibigan, hanggang dito na lamang po, ano, ito ating vlog.
So again, ang ating punto kaya tayo na parehak is nakikita natin una na stable na yung channel ni Miss LG. And hopefully mga kaibigan, matapos nito at kung matapos ito, ako ang anchor, projection ko dito kapag nagtuloy-tuloy naman sa pag-upload si Miss LG, maaaring makita uli natin na bumalik yung tiwala ng mga taong nalaga sa kanya. At lahat ng mga napagdaanan, maaaring makalimutan niya. Kapag pinakita niya na siya ay karapat-dapat doon at pinakita niya yung kanyang damdamin, no, na totoong LG Satterfield dito sa mga susunod niyang vlog, I do believe babalik po. Babalik po yung mga taong nagbaklasan sa kanya. So maraming salamat mga kaibigan. Ako po muli si Taong Gala. Kung bago ka lang sa aking tahanan, pakipindot na rin ang subscribe button at bell button para updated ka sa ating pong susunod na video. Hanggang sa muli mga kababayan.